Everybody say amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, magandang hapon sa lahat. Pakilala ko rin ako si PJ, pwede, Pastor J. Pero Eduardo ang itutuong pangalan. Hindi ko alam sa aking magulang bakit hindi binigay sa aking pangalan. Pero maganda naman, no? Ang pangalan ng Eduardo ay means daw niyan is sa Google nabasa ko na isa siyang warrior, no? Sa ang pangalan ni Eduardo pala ay mandirigma. Mga ano pala yung mga mandirigma. Yan. Kung sila yung mandirigma, lumalaban niya. Palaban yan. Pero tayo, binago ng Panginoon, palaban tayo saan? Sa buhay. Sa ating spiritual, dapat tayo lumalaban bilang mga anak ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Sige po, hindi po natin ipanood muna yung sinasabi ni Pastor Rick. Halaga malaman muna natin ito kasi patungkol po dito ang ating pag-uusapan. Mga ilang minuto na naman po ito. Sige po, bigyan natin kayo pagkakataon. Kasi po, itong araw na po ito ay mahalaga sa akin. At tayo po nila sa linggo na ito ay Holy Week. Amen? Sabi nga nga ito Holy. Pero aniniwala ko, dapat tayo ay Holy araw-araw. Amen? Hindi lang kada weekly. Holy every week. Ito, Holy araw ito eh. Holy... pecha. Pecha lang eh. Okay, sige po. Panoorin po muna natin ito. Bilang nila uno, dos, ano yun, Spanish. Thank you.
po natin. Amen. Nakita natin yung sakripisyo na ginawa natin, Panginoon. Alang-alang niya sa atin. Amen. Alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin. Maraming tayong tao, amen, ay hindi nauunawaan po yan. Maraming tao ngayon, napapanood ko sa YouTube, sa Facebook, nagpapapango ni kagaya niya. Nagiging naman sila katawa-tawa lang naman, bakit? Napapahiya. Nahuhulog. Iba naman, napanood ko sa Facebook ngayon na rin, nire-reactment nila yung sinakulog. Kaya pinag-reactment nila yung kumari Jesus. Mayroong hinapasapasin ng Jesus, mayroong po isang lalaki, nakihampas, pinagalang ano, dos por dos, filo, yung nag-aakon ng Jesus. Nag-aaral yung mga nung tao, acting lang to, ha? Uy, acting na lang to. Parang gano'n, katay mo sineryoso, ha? Lubid mo, parang gano'n eh. Kawawa naman siya. Kawawa naman siya. Nire-reactment na nga lang yung nangyari, napahamak ka. Kasi po, hindi po nila alam ang meaning po nito. Ang tingin ng iba rin dito is kahangalan. Sabi po ng 1 Corinthians 1:18, basahin po ninyo sa Biblia nyo. Hindi pa yun ang ating teksto, ha? Pero, itong sinakapalagi na pala sa Bible, nabasa po. 1:18. Sabi ng 1 Corinthians 1:18, mababasa po natin dyan, sabay-sabay po natin pagsakay. Sige. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo ay the cross ay kahalaan para sa mga tao na papahamak. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga Kristo. Amen. Ulitin mo po, ha? Para sa iba. Unang Korinto 1:18 sabi, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay kahalalan para sa mga tao na papahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Ito daw ay kapangyarihan ng mga tao ng Diyos para sa ating mga believers. Amen? Kaya po dito po, bigyan ko itong title po si natin ngayon, ay mag-aaralan natin yung The Power of Jesus Christ, Death and Resurrection. Pinagsama ko. Death and Resurrection. Yung kasi power of resurrection. Pero yung power of death and resurrection. Pareho ang Panginoon ng Panginoon yan. Amen? Tanda natin po, hindi po namamatay ang ating Diyos kada taon. Amen? Our Lord Jesus Christ is alive. Sabi natin, Jesus is alive! Jesus is alive! Ayan po. At yung pagkabuhay niya, ay meron pala ay kapangyarihan. Yung pagkamatay niya, may kapangyarihan din. Amen? Sabi na ang ulit to. Ito po, babasahin po natin. Sa Romans chapter 6, verse 14, na dapat tayo mga tao, alam po natin ito, mga believers, dalaw na tayo. Tanda natin, ito po, gusto na napasin ko, ang sinasampa natin Diyos dito sa Jesus Christ ay iba-iba sa mga Diyos ng iba tao. Tinan mo ito, sa India, si Mahatma Gandhi, ginanos nila. Okay? Si Buddha. Okay? Si Jose Rizal. Diyos nila. Pero yung mga Diyos na yun, mga patay. Pero ang Diyos natin na ito sinasama, Jesus Christ, ay nabuhay muli. Amen? Amen. Siya lang naman ang nag-iisa na nabuhay sa lahat. Iba patay na eh. Ito po sa kwento ng Egypt, ha? Yung parao. Diba? Nililibing daw yun at ilalagyan ng mga halim para hindi mabrong katawan. Tapos yung kanyang mga kayamanan, inilalagay doon. Para pag nabuhay muli ang kanilang parao, mayaman pa rin. Parang sugapan. Grabe naman ito si Parang. Patay na. Sa pagkabuhay ulit, yaman pa rin. May mga simulis na parang. Pero ano nangyari? Ilumilong tayo ng taon na nakalilipas. 100 years na, pero hindi pa rin po nabubuhay ang Parang nila. Kasi ang tingin nila sa Parang ay Diyos na rin. Amen? Pero ano, bigo sila. But tayo, mga sumasapara tayo kay Lord Jesus, ay naniniwala na siya ay nabuhay ng muli. Amen? At yung kapangyarihan nito ay pag-aaralan natin. Amen. The power of the Lord Jesus Christ resurrection. Amen. Sa pagkumulang, speaking of power, ano po ba yung ibig sabihin ng kapangyarihan? Ang power po, isa po itong enerhiya, isang energy na kaya gumawa ng impact sa buhay ng isang tao. Amen. Kaya nito maka-apekto sa buhay mo. Amen. Power. Sa kung po may hamping ang power, isang po na lang po nito na pero po nga pastorik ng yung
Yan. Ito tarot po dito ay remote control. Ang power po, ito meron nakalagay dyan, power. Ang kapangyarihan po pala ay kayang mag-enable at mag-disable ang sambagay. Sa cellphone natin, pag in-enable mo yung ano dyan, yung sabi natin yung flight mode, hindi ka na matatawagan. Amen? Hindi ka na ma-i-istorbo. Pero ito, dito naman, yung power dito sa ano dito, sa hawak ko, na remote control, kahit itong i-disable or enable yung ating TV. Sabi, pwede natin turn off, pwede itong i-turn off. Ganoon din ang buhay, ganoon din ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa kanyang pagkamatay sa krus. Mayroon siyang ini-enable at i-disable sa buhay natin, mga Kristiyano. Amen. Kung tayo po'y sumasampalatan at naniniwala, ano po ito? Papasahin po natin sa Roma 6 verse 3 hanggang 14. Hindi po. Roma 6, 3, 14. Sabi po rito, sabayan niyo po. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala? Eh, sa chapter 3 po lang. Dito lang sa chapter 3 tayo. Dito lang sa chapter 3. Sa chapter 3, sabi dito, lalo-lalo na sa mga nabautismuhan, pakinggan po natin ito. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tanong ni Pablo yan sa mga Roman, alam natin sa Roman 6, chapter 3. Sabi, hindi ka ba alam na kayo, tayo, ay doon sa kamatayan ni Jesus Christ doon, sa krus ng Calvary, ay nabautismuhan na tayo noon pa man sa pamamagitan ng kamatayan? Sa 4, sabi nga, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Tuloy po natin sa chapter 5, hanggang ano po tayo 14. Sapagkat, kung kasama na tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Tapos na po ba natin? Can we say amen? Amen! So, mas maganda kung pasahin din natin dito para sa kanya. Roma chapter 6, nasa ano na tayo? Verse 6 na tayo. Tuloy natin. Sabi ko sa 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus o kasama niya upang mamatay ang ating mga kasalanan sa tao at hindi na tayo makaipin para ng kasalanan. Sapagkat ang mamatay na ay pinagayaan niya sa kamatayan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayo, mabubuhay rin tayong kasama niya. Sa 9, alam si Kristo ang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala na kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng pangunahan. Kaya dapat sa 11, dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na kasalanan. Ngunit may harap ang sarili. Sapagkat kayo'y nakipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyo sa narinig sa anak 12. Huwag na ninyong pag-aralin ang kasalanan sa inyong mga kapatawad. May karayan upang ibigin kayo ng maalipin. Last word, as a 13. Huwag ninyong ipinagalan sa pagkakayaan ng kasalanan ang kanilang bahagi ng iyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan sa halik pagsapok kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ilalagog ninyo sa kanya ang iyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na natanghali sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa buhay sa kanilalaan ng makusahan. Hindi sa kanilalaan ng makinahan ng loob ng Diyos. Amen. Malinaw na sinasabi ng verse ng chapter 6 ng Roma.
Amen. Ang iyong kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang kamatayan at ang kapagkabuhay niya, eh ito ay nakakaapekto sa atin, sa mga mananampalataya. Ako po, nung 2008, di ba ako po rin, bata pa lang ako kasi, napapanood ko na po yan kada taon. Pagkada taon, pag Holy Week, anong ba, ano? Marami po ko napapanood sa TV. Ano yung napapanood natin sa TV? Ten Commandments. Diba? Napapanood natin yung Passion of the Christ. Tapos isabihin natin yung mga Lenten season na mga parang paborito natin, yung mga drama-drama. Passion the Furious. Ano pa? Paborito yung mga bata, Doraemon. Yung nawawala yan sa listahan. Ngayon nawala. Superbook. Pinapakita rin dun yung ano, yung KG's question, di ba? Parang isip natin, every year na lang, every year, ganitong gawin mo. Parang na kukomfort yung utak ng tao na dito, parang silang naiahanda na lang utak nila na ganito kada taon na maging ano kayo, pag Holy Week, bawal magmura. Yeah, pero nakita ko doon sa nagpapapakasang sa Facebook, tinuturo sa mga bata. Kaya nagmura natin yung pakaan nakapanood doon. Diba, parang may gano'n eh, natawa doon eh. Sabi ko, si Jesus nagmumura. Kasi ayaw niya na inaaro siya eh. Tinutulak-tulak siya eh. Nagpupunta ng cross. Diba? Nagalala siya. Ganon din. Panata kasi. Panata. Kasi hindi ako kasi. Kasi hindi ganun. Ay! Kulang na naman. Wala eh. Diba? Hindi kasi tinetor na umunawan at wala itong kapangyarihan sa akin nila. Amen? Kasi hindi pa nila na nakikilala si Jesus Christ personally sa buhay nila. Amen? Kaya tayo, dito po tayo, dapat alam natin yung power ng death and resurrection ni Jesus Christ. Amen? Amen? Sabi po sa verse 4 na binasa natin, sa English po natin, Romans 6 verse 4. Ito unang-unang nakikita ko sa verse na ito, ang observation. Naalala ko na din pala, nung ako po yung bata, wala lang sa akin din. Pag napapod din, okay. Ang pagkakilala ko lang kay Jesus Christ, tapa ko ng 3 beses. Isa sa kanan, isa sa kaliwa, isa sa paa. Yun lang po. And then, the story. Amen? Pero walang ano sa akin yun. Kaya nang ako yung metad na ng 14, 15, 16, 17, naging youth na ako. Siyempre, nakakita na lang ng mga Kristiyano. Siyempre, lalo pamilya ko. Sa mga kaibigan ko, kuya ko. Ano bang meron kay Jesus Christ? Ano bang klase yan? Gusto ko rin makilala yan. Parang nagtala. Ano kaya? Gusto ko nga na yan. Yung ma-experience din naman yan. Pero hirap, kapag sinusubukan mo sa sarili mong paraan ng hirap. Pinipilit mo sumimba, pero wala talaga eh. Kaya hindi ako nadala-dala sa simbahan ng mga kapatid ko kasi sila yung bonagin na sa una pa sa akin na bonagin yung mga kapatid ko. Hindi nila akong marami. Meron pa lang tayo na pinipili ang Panginoon. Subukan kanya-kanya sa atin, meron tayo na parang kailangan kanya tatawagan. Amen? Dito po, sabi mo, basahin po natin yung verse 4. Dito po, sa verse 4. Sumakatuwid tayo. Sige, sumakatuwid. Sumakatuwid tayo na matay ka at nalibig ka. Kasama niya. Sa English, pakita lang sa English. Yan. Sa English po, nakalagay po rito, mapapag-usapan pa ng kainitan. Therefore, sabi, therefore, we are buried with him and by baptism into death. Tignan po na tayo. Yung salitang boring, past tense po yan. Ha? Sabihin doon pa, tapos na. Kaya hindi natin pwede rin ulitin na. That light as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, so even we also should walk in the newness of life. Ang unang kapangyarihan dito sa ating point number 1 po, ini-enable tayo nito, yung kamatayan ni Jesus Christ at kapag kabuhay niya, ini-enable tayo na makalakad sa bagong newness to walk in the newness of life. Point number 1 natin. It enable us to walk in the newness of life. So sa kalakpan pala tayo, makakalakad sa bagong buhay kapag naranasan at nakilala at nalaman natin na si Jesus Christ na mulamatay at muling nabuhay sa atin. Amen. Kasi po, pag sinabi natin na si Jesus Christ namatay 2,000 years ago, history. Pero pag sinabi natin si Jesus Christ na matay, nabuhay magulit, yun po ay faith. Parang sa panatake ngayon Jesus Christ. Maraming tao gusto magbago,
sinisikap nila sa sarili nila kasi lang tingin na Panginoon, tingin na nila mga kung ano mga kasalanan ginagawa nila. Diba? Kaya nung binabisman tayo, diba? Ang ginagawa natin, sabi nga tayo ay nilulubog na doon, at tayo ay binabangon ulit tayo ay yung lungo natin pagkatao, diba? Nag-confess pa tayo. Diba? Hindi natin pwede pinili mga kinukonfess natin. Sabi nga ni Pastor, diba? Binibili. Ito lang Pastor yung ano ko eh, pwede. Yung pasipatay. Pwede na yun. Okay na yun. Diba talaga umaamin? Ano no, Pastor, nalulog po ako na ganito. Ulat po ako ng mga boxing. Nalulog po ako ng mga Doraemon. Dito po sa natin nabasa, unless makakalakad tayo, kung masang tao pala, ayan, nakikipag-isa kay Jesus Christ, walk in the new. Kung sinabi walk, sumasabay ka sa lakad. Amen? It enable us para tayo ay makapag-ministry. Amen? Kaya maraming mga Kristiyano, nag-ministry agad, nang hindi pa nakikilala si Jesus Christ personally sa buhay nila, ay maagang umaalis, umaayaw. Paano? Hindi nila kilala yung Jesus Christ na sinasamba nila. Yung kinikitaraan nila, ilala nila ng pabuhi, pagsamba, hindi nila pa nakikilala, hindi pa na na-experience personally. Amen? Hindi pa sila talaga tinasabi na napautismuhan sa Espiritu. Kaya papakapalag mo yun kayo po, napautismuhan sa tubig. Sa sunod yan, pangapautismuhan ng mga sa apoy ng Panginoon. Yung hinihilingin niya speaking tongues, ipagkakalod sa'yo ng Panginoon niya. Amen? Amen? Mahirap sa umpisa yan, pero nadalabaos mo na kayo. Maano niya, ma-experience niya, sabi ko. Point number one, okay. Sabi dito, dahil, unless na mapag-install tayo ng Kristo, sa kalabang tao, mapapagulit pa lang ating buhay. Amen? Pwede ba magkaaway ang Kristian? Pwede ba natin na makapagbago buhay isang tao? Nang wala siyang tinatawag nating accompany. Di ba kapag isang tao kailangan ng isang tao na babagong buhay dahil meron siyang accompany o kapag kasama. Dati ako niya rin, ako tahimik ko niya, si Christian. Tahimik yung tahimik yan. Pero makikita mo yung totoong ano niyan, Christian ka pa, meron siyang kabataan din sa local church na gano'n eh, lalabas at lalabas yung siya. Panggagayarin natin sila. Di ba, bago tayo, tahimik tayo, hindi tayo makapalakpak. Jesus, di ba? Pero one time na meron siyang ano, kasama, kakapa nila, hindi na pala nababagoy kanya, ito pala yung sinasabi nila, na enjoyment sa pagpupuli sa Panginoon. Ito pala. Amen? Kailangan meron siyang paikipag-isa. Maging sa pakaibigan man yan, sa local church, pero hindi na paikipag-isa na magbabago sa kanya, paikipag-isa mo kay Jesus Christ. Amen? Once na tinanggap mo ang Panginoon, sabi ito ng 1 Corinthians 5:17, ito yung sinasabi na, if anyone who is in Christ, sabi nga, kung sino man nakipag-isa na kay Kristo, isa ng bago nila lang. Ang sinasabi itong nakikipag-isa, hindi siya yung kumukontra sa kanyang Diyos. Amen? Hindi niya sinasaliwa ang Panginoon niya. Kaya nakipag-isa eh. Pwede ba yung pagsinamin? Sabi natin sa kasal, di ba nakikipag-isang dibdib? Di ba? Kailangan, pag sinabi kasal, kailangan partner yan. Di ba? Ganoon din sa Panginoon, tayo ay ikinasan. Tayo ay ikipag-isa lang kay Kristo. Amen? Hindi na tayo ihiwalay pa. At saka lamang sinasabi na, the old has gone and the new has come. Amen? Hindi pwede magkaisa ang magkaaway. Amen? Sabi ng Bible, ang kaaway ng Diyos yung mga umiibig sa libutan. Hindi, sabi pala, hindi rin tayo pwede kaibigan sa libutan at ikipaghawak tayo ay nagkipag-aibigan kay Kristo. Hindi tayo pwede mamangka sa dalawang ilog. Amen? Kaya yung kapangyarihan ng kapantayan ni Jesus Christ ay ini-enable, kung sabi, binibigyang visa. Yun. Enable, binibigyang visa. At yung disable naman, pinapawalan ng visa. Yan. Yun ang point number naman natin. Ini-enable ito yung na tayong makalakad sa bagong pamumuhay. Amen. Bilang isang Kristiyano. Amen. Eh, pero Pastor, ano naman yung dinidisable nito? Yung dinidisable naman nito, naaalis tayo dun sa worldly pleasure. Yung gusto natin na makamundo na bagay, inaalis tayo nito. Diba? Sabi ng Romans 6, chapter 4, nalibing na tayo kasama niya. Amen? Hindi po, Pastor, yung nilibing na ano, nakakabaong. Hindi tayo nakakabaong. Dinutukot niya sa spiritual natin, na tayo yung nakautismuhan tayo, naiwan yung dating pagkatao niya doon sa tubig na yun, at yung pagkakaong sa inyo, Pastor, isa na kayong bago nila lang.
muli, amen. Malinis, walang kasalanan, amen. Tinatawag na ng Panginoon, amen. Pero tandaan niyo natin, mapansin natin maraming tao lumulubog sa tubig din, pero makasalanan pa rin. Di ba? Sabi, siguro isa na, ano ginagawa ng mga Kristiyano na yun? Ay, nilulubog pagkatapos, tinatawag na, tapos susubukan. Pero hindi eh. Hindi niya sa tubig kasi hindi ito nauunawakan eh. At least, kailangan ma-understand. Sa pagsinabi ng understand, kailangan paniwalaan mo ito. Amen? Sampalataya ako na si Jesus Christ ay namatay para sa iyong kasalanan at para sa atin. At kaya siya ako'y nabuhay after 3 days. Amen? Amen. Si Jesus Christ hindi na panatili sa krus ng Kalbaryo. Marami kasi naniniwala na panatili eh. Hindi po siya nanatili. Sabi dito, kaya point number 2 natin po. Ayan. It enables us to experience the resurrection like Jesus Christ. Ayan. Point number 2 natin, yung kapangyarihan ng kamatayan at kapagkabuhay ni Jesus Christ ay ina-enable tayo na ma-experience natin yung muling pagkabuhay din ni Jesus. Paano po siya nabuhay muli? No? At tanong, basahin po natin yung balikan natin yung kwento sa John chapter 20. Kasi po, nung Saturday, ako po yung naging teacher ng yung children. Ako po yung nagturo sa bata, nag-storytelling, yung pagkabuhay at pagkabuhay ni Jesus Christ. Sa chapter 13, makikita natin dyan, meron pong isang alagad na babae si Jesus Christ, si Maria Magdalena. Amen? Sa chapter 20 ng John. What's up, verse 1? Maaga pa lang, si Maria Magdalena, pagpunta niya po doon sa tomb, kita niya, wala nang laman. So, ano nangyari? Humagulgul siya sa iyak, not siya ay nag-weeping. Sinabi weeping, hindi ibang-iba to, nag-grip. Amen? At nakita siya, nakita niya yung angel, sabi sa kanya ng angel, tinanong siya. Sabi sa kanya ng bakit ka umiiyak? Pari niya. Sabi niya, inalis, nawawala po yung katawan ni Lord Jesus. Sabi niya, nawawala. Demet pa yan lang din. Nakita naman niya si Jesus Christ, pero hindi niya namumukaan, siguro nakakayak. Diba? Sabi sa kanya ni Lord Jesus, bakit ka umiiyak? Sabi niya, kasi nawawala, baka alam po rin niya sa tinago yung katawan ni Jesus Christ. Hindi niya nakikila si Jesus Christ una. Pero nung binanggit ni Jesus Christ yung pangalan ni Maria, sabi niya, Maria, ito. Natauhan siya, natauhan siya. At yung luha, yung pag-iyak niya, ay napalitan ng kagalakan. Sabi niya, halos gusto niya naman yakapin si Jesus Christ. Sabi niya, wag mo ako hawakan. Ako'y hindi pa, kumakaroon sa ama. Yung katawan po ni Jesus Christ yung panahon niyo, ay isang glorified body. Sinabi pa nga niya sa mga disciple, o hawakan niyo ako. Tingnan niyo yung butas ng kamay ko. Tingnan niyo ito. Sabi nga ni Jesus Christ, yung multo daw, hindi sa kung walang puto, walang laman. Sabi niya, pero ako, tingnan niyo, ako nabuhay muli. Ibang-iba kasi naitsura ni Jesus Christ nung siya nabuhay muli. Meron akong isang kwento, no, sa isang grupo ng mga kabataan. Meron silang acting doon, acting na drama. Sa acting ngayon, yung lalaki, yung pinakamatanda na kung ano nila, tito nila. Siya yung ganap na namatay. Nasaksak ko rin, namatay. Tapos, nakita ng anak, sabi, wala, si Papa! Pinatay sa drama, di alam ng bata siya, drama lang yun. Namatay si Papa, pinatay niya si Papa! Pero, siyempre, sarado na yung curtain, masyado na dala yung bata yun. Nakita niya yung tatay niya, parang namatay sa akin. Masyado na dala. May pagbukas ng curtain, kasi itong tatay kasi mahusay ko na yung mag-drama eh. Lahat, parang ginagawa niya ng paraan. Sumunod na isa na naman, iba rin kanyang role. Character is gonna pick up siya, pero harta pa rin ng anak niya na siya. Sabi si Papa, nabuhay muli, pero imun siya. Somehow, Jesus Christ hindi agad nakilala ni Maria kasi iba-iba na itsura dahil sa kanyang glorified body. Pero ang good news dito, yung kamatayan at pagkabuhay niya muli, ito ay in-enable tayo, binigyan tayo ng kasiguraduhan ng Bible ni Jesus Christ din, na tayo mga sumasampalataya ay matutulad din sa kanyang pagkabuhay. Amen? Amen. Sabi po dito sa 1 Corinthians 15:20, ito pala ay assurance ng pagkabuhay ng mga mananampalataya. Amen? Marami din hindi na niyo, pero kasi, sabi nila, hindi na mabubuhay ang mga patay. Patay na daw eh. Pero naman, mabubuhay. Amen?
Ako po ang balik. Pag buha, ito lang daw ulit yung earth natin. Ito lang daw ulit yung, ano, yung langit. Ito lang daw yung lupa. Okay. Sabi ng 1 Corinthians 15:20, pasahin po natin. Ngunit, si Kristo. Ngunit si Kristo, sabi ito. Ngunit kayo si Kristo yung muling pinuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Katibayan, ito pa rin. Pag sinabing katibayan, eh, mayroon kang kapangyarihan, may power ka, papakita mo, o ito, akin ang lupa niya, kung katibayan, ang akin ang lupa, hindi mo kapapalas. Amen? Mayroon kang authority. Amen? Kaya ikaw, mismo, sa buhay mo, kung si Jesus Christ binuhay, ikaw mismo, alam mo, sa sarili mo, hindi mangyayari sa akin yung kagaya na nangyayari sa iba. Yung namatay lang. Patay na lang. Pero dito, tayo ang sumasampatay ni Jesus ay muling bubuhay. Amen? Amen. Bakit mahalaga na alam natin na tayo bubuhay kasi nais ni Lord pala na hindi tayo matuon dito sa mga physical na bagay sa mundo. Amen? Gusto mong sa yaman, magpakasas sa dapat na. At pinagbigyan pala ni Lord dito ng napansin-dapat natin yung afterlife natin. Hindi itong life. Sa life natin natatapos to eh. Pera, nauubos. Magkain, napapanis. Amen. Pera sa bangko, nahahack. Facebook account mo nga, nahahack din. Masyado si tayo naano din sa mundo eh. Na dito, na, ano na, nadikit na. Kumbaga, masabi Lord, hindi yan ang, mas pagtuunan ninyo, yung afterlife. At gusto ni Lord, ito ma-experience mo rin yung ginawa, yung mangyayari sa kanya, yung muling pagkabuhay niya. Amen. Yung pagkabuhay mula sa patay. At ang mga bubuhay lang po yung mga believers na pasabihin lang na kanilin mo, pero bubuhay mo, kita, mamatay na. Hindi, mga sumasampalataya lang kay Jesus ang uling bubuhayan. Amen? Sumasampalataya ka ba? Amen? Sumasampalataya tayo. Sabi, tapos na yun. Sabi nga, it is finished na. Amen? Tapos na yun. Hindi na pwedeng gawin-gawin na ulit-ulit. Amen? Sabi pa nga dito, pangalawa, yung pagkabuhay pala ni Jesus Christ din, inaayos din nito yung takot sa atin. Dinidisable nito yung kapangyarihan ng kamatayan at yung takot natin sa kamatayan. Di ba sa 1 Corinthians 15:54, mapakikita natin dyan, sabi nga din, O Hades, nasan na yung kapangyarihan mo? Nasan na yung kapangyarihan ng kamatayan? Yan yung ginamit ni Jesus Christ na pamatay, pangontra sa kamatayan. Ano yun? Yung kanyang kamatayan din. Napaka, basahin po natin sa 1 Corinthians 15:54. Basahin po natin ito. Sa 54, makikita po natin dito, yung declaration, yung victory, yung katagumpayan ni Jesus Christ sa krus na kalawang kanyang muling pagkabuhay. Dito, kapag, sige, 4, kapag nabubulok ay nakalitan niya ang di nabubulok at ang may matutupad na sinabi na kasulatan na lubig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. 25, sabi yan, nasaan ka o kamatayan, sabi dito. Sige, 1, 2, 3, go. Nasaan kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kabandan? Hindi ko, sabi nga dito sa first time pag nababasa ko yan, ano ka ngayon? Kamatayan. Ano ka ngayon? Diablo, wala yung power mo sa akin. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Amen? Hindi na ako takot sa'yo. Amen? Yan yung disable sa atin, yung takot. Maraming tao takot mamatay. Bakit? Hindi nila alam sa sila pupunta. Pag tayo mga believer ni Kristo, ang punta natin ay langit. Amen? Tanda po natin. Yung kapangyarihan pala ng kasalanan ay yung kamatayan, di ba sabi ng 6? Sabi ng Romans 6:23 yan. Yung pala yung power niyan eh. Naalala po natin si Adan at Eva, hindi sila namamatay eh. Pagdating pagkaligtas sa kanilang Panginoon, pero kung pumasok ang kasalanan sa kanila, sila ay nagkaroon na ng kamatayan na namamatay na sila. Amen? But the Lord Jesus Christ, yun ang ginabi niya talaga eh. Yung instinct o yung kamandag ng kasalanan, yung kamatayan eh. Ang ginabi ni Jesus Christ na cure o gamot dyan, o yung pangontra dyan, ay yung kamatayan din niya sa krus. Napakatalino po na natin, Diyos din po natin ito. Kayo po ba'y pamilyar
sa martial arts na Aikido. Sino ba yung nakakapanood ng ano, mga Aikido at ito? Ito yung ginagamit ni Steven Seagal, di ba? Steven Seagal. Ang Aikido na martial arts na pag-aralan ko lang, nakapitaw sa YouTube din. Ginagamit kung saan yung martial arts na to, ginagamit nito yung lakas ng opponent o ng kalaban upang gamitin sa kanya para siya mapabagsak. Mayroon, ano lang eh, napanood ko. Master siya, galing eh. Master ang Aikido, ha? Nakagaling ko. Sumugod yung makikita ko, laki. Siyempre, suntok na malakas. Nakaka niya rin kamay. Dinalipag doon, bagsak sa mga lamesa. Ang galing ang Aikido master eh. Bisyon, tatako siya. Sabi niya, magaling sa Aikido yan. Nagugulat siya, paano nagagawa yun? Kasi, ginagamit yung lakas ng lalaki na yun para talunin siya. Tatako siya, lakas na lalipad, pahit na naman yan. Ba't di ko matalo-talo? Ganon ang ginawa ng Panginoon. Yung kapangyarihan ng kasalanan, yung kamatayan, ginamit niya yung death train niya. Napakatalino ng Diyos natin, ng Panginoon natin. Napakahusit, napakagaling. Pero yung pinangkontra niya sa kamatayan ay kamatayan din. Kaya sabi dito sa victory, na nag-victory sila. Sabi nga, nasa ka na kamatayan, nasa na yung tagumpay. Nasa na ang iyong kamandag. Wala na, lupay-pay na. Natalo na ang kamatayan, amen. Nagganap na, sabi nga, may kantayan, di ba? Naganap na siya ang nagwagi. Tinalo niya ang diablong kamatayan, nagapi. Siyempre, di ba? Pabulito ng mga running na natin yan, eh. Right? Nagtagumpay na si Kristo sa kamatayan, amen. Kaya ikaw, kung si Jesus Christ ang tagumpay na sa kamatayan, natapang tagumpay niya yan. Ikaw rin, pagtatagumpay niya. Amen? We have the victory over the dead. Ay, huwag ka na matakot mamatay. Pastor, baka naman ganito, huwag ka na matakot mamatay. Ikaw naman, tumalo sa building. Ay, di na ako takot mamatay! Talo na! Sabi ni Pastor, huwag mula lang tayong takot sa kamatayan. No, tala ka naman. Huwag naman ganon. Huwag naman, huwag ka magpakagano. Seryoso ito. Hindi tayo matatakot dahil alam natin, pagdilat ng mata natin, pag tayo namatay, pagdilat ng mata natin, kaharap na natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Ano pa kami ang Jesus Christ? Isa pa doon, makikita natin dito, pagdilat ng mata mo, makikita mo doon yung mga kapatiran mo na namatay na rin sa akin kay Kristo. Yung mga kamag-anak mo, apo mo, na namatay kay Kristo, makikita mo rapa-rapa, sabi niya, welcome! Kamusta? Taga natin din nakita. Ang sarap maka-imagine yun, di ba? Makikita ko ulit yung lolo ko. Makikita ko ulit yung lola ko. Ang sarap. Oh, lola! Kumusta? Pagdilat ang mata mo, ganun makikita ko. Ang saya. Amen? Amen. Hindi tayo pa sa mata nyo pa kasi natatak. Baka pagdilat ang mata nila. Kita nila. Ah! Ingilit. But us, ang kapanginayon pa rin ito. Kaya the fourth number two, pinawalang pisa niya yung takot natin. Hindi na tayo takot dyan. Amen? Amen. Pangatlo, ano yung dinidisable at ini-enable nito sa atin ng kapangyarihan ng kamatayan na pagkabuhay ni Jesus Christ? Sa verse 40 ng Roma, sabi dito, basahin ko na Romans 6:40. Romans 6:40. Sapagkat, sige, basahin natin, 6:40. Yeah, kasi natin, sapagkat hindi na dapat magkakasalanan sa dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen. Sabi sa English niyan, for sin has no dominion over you. Yung kasalanan, wala na itong power sa iyo. Yan yung unang dinescape niya. Sabi, sapagkat sabi, for you are not under the law, wala ka sa ilalim ng batas. Amen. Kundi ikaw ngayon nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen. Amen? Pag sinabing dominion, ito po yung nag-take over sa atin o yung mga bagay na kumakontrol sa atin para magkasala. Sabi ng Bible, sabi dito, wala nang power sa iyo. Dinisable na ni Lord. Amen? At dinisable na yung patas sa atin na may law na tinutukoy dito. Ito po yung law na kung saan na para lang maligtas tayo dahil susundin natin yung commandment para pumatay. Ano ba? Bata, puro pa sa brutus and dons. Puro rules and regulations. Dito, yung sinasabi mo na kagandahang loob, dyan na tayo ngayon. Wala na tayo sa under ng loob. Kundi na doon natin sa under the grace na tayo. Faith, maliligtas tayo by faith in Jesus Christ. Sabi na yung Efesios 2:8.
sapagkat tayo may nalaligtas saan? Sa pamamagitan ng kagandahan ng loob ni Kristo. Amen? Masaya natin, para malaman natin. Sapagkat, sapagkat tayo sa kagandahan ng loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang naligtasan ito ay kaloob ng Diyos, at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Amen. Ayan yung ating ano, kinakritri. Hindi tayo tawag natin dyan yung dahil sa pagkakasunod natin ng tradisyon. Kailangan magpahampas tayo sa likod para lang tayo maligtas, mapatawad ng Panginoon. Kailangan pa ba natin magpapako? Hindi yan. Hindi naman din natin natin ginagawa. But we have faith in Jesus Christ na sabi sa pag na ang ginawa ng Panginoon sa kursa kapag tapos na. At kailangan na lang natin itong tanggapin sa palatayaan. Sabi, for we are saved by the grace of God and not for ourselves. Kasi kung ang kasalakang kung ang kaligtasan pala, nagigate sa pamagitan ng word, maraming magtanong, maraming magpapaliksahan, maraming magka-competition. Ito, ito, gayahin ito, hindi nyo kaya gawin ito. Ito, magliligtas na tao ito, kailangan uminom ng asido. Magalingan eh. Ano ba? Nagpapagalingan para lang sa ito, para masabi nila, sila ligtas by words. Ito kasi tatabla by words. Iba naman, nagutulong, so nagwala mabuti. Iba naman, napaka-radical. Napaka-radical na iba, sobra-sobra na. Amen? Ginagawin mga imposible. Kung baga, tinatapatan nila si Jesus Christ. Hindi natin kaya tapatan yun. Sabi ka ng mga pag-aaral scientists, ng mga ano, kasi nila matanggap na si Jesus Christ, inagawa yun. Yung binuhat ng Panginoon Jesus yung krus, hindi lang yung buhat lang yun. Amen? Buhat-buhat niya doon yung pangalan mo. Buhat-buhat niya rin yung kasalanan mo. Mas mabigat yun. Kaysa sa krus, physically, mabigat yung krus, pero hindi natin pa natin yung mga spiritual na bagay. Isalaman natin, bago pa may panganak, magkakasala ka tayo si Lord, nandun na lahat tayo. Binuhat niya yung kasalanan ng kasal ng mundo. Di ba? Napasan niya yun. At ilang beses siyang bumagsak. Nilatigo, bagsak, tumba, bangon ulit, dala. Hindi siya sumusuko. Amen? Amen. Dapat ganun din tayo mga Krisyano. Hindi dapat tayo sumusuko. Sa isang lang, hagupit lang sa atin ang ano, paghihirap. Ang dati Jesus Christ, ini-enable din pala na ito yung kamasat, yung kanyang pagkamatay sa cross, ini-enable nito o minimotivate tayo nito na huwag tayo sumuko. Amen? Amen. Tularan natin yung kamatayan ni Jesus Christ. Sabi nga niya, no, ni Apostol Pablo, ang karangarin ko ngayon, sabi ng Epeso, ay ano po, na nabasa ko na bilang pumasa sa isip ko, ano yun, Philippos 3.10, sabi niya ay Apostol Pablo, ang tanging hangarin ko ngayon, ang dinidesire ko ngayon, ay yung maranasan din yung muling pag-abuhin ni Jesus. Yung kanyang kanto, parang siya ang hirap. Tayo mga Kristiyano, dapat ganun. Tularan natin yung kamatayan. Sinabi ito lang, kumbaga, mag-reflect tayo doon, sabi ni Apostol Pablo, hindi sabihin tularan ko, parang hangarin din natin na ganun din. Ah, kailangan pala, magpahagupit, hindi natin kailangan pahagupit na. Si Jesus Christ naging substitute sa atin na dapat tayo yung nandun sa cross. Ginawa, sinubstitute tayo. Alam ka naman, sige, tigil sa cross tayo, ilan tayo dito? Tigil sa cross, ipapakos. Si Chan-Chan, ako, talapat na pang kahoy na gagamitin dyan. Hindi pwede yung, ano lang, yung kukulamper. Hindi pwede. Kaya maganda yung ano, ipagpakapakong dyan. Pero, dapat ganun sa'yo, hindi ko talaga yun. Dapat tayo talaga nakapako doon. Tapos si Keshi nandun nakapako. O, ipako yan saan? Kapaligtad. Pag-iwari. Dahil sa pagkakasala natin, kaya naiyak tayo doon sa sinanod natin. Pero ay kita natin, sabi niya po sa pag basahin natin yan, ang tanging hangarin ko ngayon, balikan natin yan, yung verse na yan. Tapos yeah. Ang tanging hangarin ko ngayon ay magkakasalang makilala si Kristo. Amen, lupo sa mga kala. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muli pagkabuhay. Amen. Magbahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Amen. Yan ang hangarin sa tunay na Kristiyano. Yung maramdaman, ma-experience yung power na muling pagkabuhay ni Jesus Christ sa mga patay. Amen. At yung pagtitiis niya dito sa mundo. Sabi nga, meaning din niya sa akin, mag-reflect nga, sinabi ko na rin, magkalangan tayo mag-inilay-inilay. Pinakita na ng Panginoon na kaya pala ng tao.
Amen? Kaya pala natin hindi magkasala. Di ba, ang Panginoon, nung siya'y hinahagupit, nang siya'y pinapalo, sabi nga, hindi siya man na hindi nakarinig ang tao sa kanya ng mga reklamo. Amen? Wala siya ng kada hampas. Sabi naman to. Hindi naman, wala siya naman. Wala nang mababasa sa Bible na si Jesus Christ tumingin ng masama sa mga pariseo, sa mga tao. Ayo, manda kayo, matapos lang kayo talaga, manda kayo. Hindi siya ganun eh. Napakatahimik niya, kaya sabi nga nung umaga, sabi ni Pastor Rick, your silence is your victory. Epektibo niya kapag nasa, ano ka, pag nasa hukuman. Amen. Pinatulay niya Panginoon. Amen. Yung kanyang pagtitigis. Amen. Panglalaki sa kanya, ito, totoo po ito. Tayo mga Kristiyano, nilalaki din. Amen. Yan sa ating nga pagsunod kay Kristo, nilalaki tayo. Amen. Bakit? Sabi nga ni Jesus Christ, kung ako nilalaki, amen, mapalad kayo, sapagkat hindi kayo ang kanilang inuusig, kundi ako, sabi ni Jesus Christ. Kapag kayo inuusig, huwag isipin na kayo yun. May inuusig naman na ito, grabe, napakasalala ko sa'yo. Ba't mo kayo? Sabi ni Lord ng Bible, nabasa ko na nalang sa 2 Peter at ato. Mapalad ang inuusig dahil sa pagsunod niya kay Kristo. Sapagkat ang inuusig ay siya. Kung inuusig na yung mga propeta noon, ikaw rin. Tandaan natin yung gamatayan at pagkabuhay ng Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Eh nagpapakita din po sa atin, amen, yung kahalagan na yung pagsunod sa Panginoon, di ba? Sabi ni Jesus sa, sabi ng Pilipos 2:10, sinabi ni Pastor Mike Rumaga, naalala ko lang, na pagkama si Kristo, ayan, may likas siya ng Diyos, pagka-Diyos, hindi niya ipinantay, hindi siya naging equal doon. Nagpakababa siya agay ng isang alipin. Sir, mas pwede rin natin yung buksan para mayroon natin Pilipos. Amen, amen, Pastor Mike. Pilipos ko 2:6 or 10. Bagamat siya ay kapat siya ay Diyos, mayroon siyang likas na pagka-Diyos. 6 to 10. One, two, three, kaya't siya ay... Kaya't siya ay dahil likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Amen. Sa halip, sa sanyang limbad ang magiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinarak siya tulad ng mga kalimiyong tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpagpumuha siya at naging masunuri hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Naging masunuri ng Panginoon natin hanggang kamatayan. Kaya ito, message ni sa atin ito, sa ating mga Kristiyano, maging masunuri tayo sa Panginoon hanggang sa abot ng ating buhay. Amen? Magkasunuran ang buhay natin, tayo susunod sa Panginoon. Isa pa doon, nalabasa ko lagi. Ano siya? Napaka-humble ang Panginoon natin. Hindi niya ipinapantay ang kanyang sarili na maging Diyos doon. Okay? Pagkama siya may likas sa Diyos, ito po yung nangyari, naalala ko bago siya ipakot sa krus. Nung si Kristo ay hinulin ng mga kawan, okay? Ano nangyari? Merong disciples sa kanya na gusto siya ipagtanggol, si Peter. Humugot ang sword. Shing! Shing! Tinaga yung tenga ng ano, ng kawan. Tinamaan sa tenga, natagpas. Ang sabi ni Lord kay Peter, Peter, tago mo yan. Balik mo yan. Ang nabubuhay sa tabak ay mamamatay sa tabak. Manalala ko na. Sabi, kasi isa pa yun, napakaganda sinabi niya. Nalala ko, hindi mo ba alam, Peter, na pwede akong tumawag ng backup dito? Thousand, libo-libo mga angels. Amen? Para lang ako tulungan dito, pero hindi nga ginawa. Kasi tumawag ng backup. Kasi inialala tayo. Inaalala tayo mga tao. Inaalala tayo yun. Amen? Inaalala sila. Dahil alam niya yung ginagawa niya, ay pagsunod sa Panginoon, yung mission niya, na tapusin yung binigay sa kanya ng Panginoon, ng Ama. Para sa iyo, para sa akin. Hindi niya ginawa tumawag ng angel. Kasi paano mo sumubo agad siya? Okay, sabi ako, sige, tawag tayo angel. Tingnan ko na ito, ang dami pa na niya nanguhuli sa akin. Hindi! Isang batalong. Isang batalong, kaya niya tawagin eh. Kaya si Peter, sinabi niya, Peter, tago mo yung tabak mo. Hindi mo na kailang putanggol. Hindi mo ba alam? Isang daya lang, parang cellphone yun. Isang, hindi mo ba alam? Isang click lang kamay ko lang. Isang stop lang. Yan yung mga angel. Baka pagsunugin itong mga huli sa'yo. Pero, napaka-ham
hapon at tani masinuri ng Panginoon sa kanyang mission ng Israel. Amo gani pastor dito ng maga yung mission impossible. Kasi walang kahit napakahira ng pagdadaan ng Panginoon, di halos na siya, sinabi niya sa Ama bago siya ipapapong, nanalangin pa siya na, umaari, ilayo mo sa akin itong sarong ng paghihila. Napakipsipin niyo itong mission na ito, Lord, Ama, sabi niya, pero, sunod kami yung kalokan ng Diyan natin. Mensahin, mensahin niya sa atin ng Panginoon ito. Amen? Sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dapat ma-disable sa atin yung pusong hindi mapag-disobedient na heart. Amen? Yan ang dapat dinidisable natin. Kaya minsan sa Kristiyano, hindi niya maramdaman yung kapangyarihan ng death and resurrection of Jesus Christ kasi nakadisable sa puso niya. Dapat i-enable mo yun. Amen? Ikaw mismo, mag-disus ang buhay mo. Lord, susunod ako sa iyo. Lord, sumasampalataya ako na namatay ka para sa aking kasalanan. Amen? Diba? Naalala pa natin sa Romans 10 verse 9. Sabi ko, ipapahayag ng ating bibig na si Jesus Cristo ay Panginoon at siya ay nabuhay muli. Hindi lang yung sinabing Panginoon lang, kundi siya ay nabuhay muli. Sabi nga, tayo ay maliligtas. Amen? True confession and true confession ng ating mga kasalanan. Amen? And true confession that our Jesus Christ is Lord, we have salvation. Ano niyo po ba kaya? Pinatulay ng Panginoon na si Cristo na sinasamba natin dito ay na ito pa parang ganito sa akin sa sinabi o sa si Lord na ganito sabi sa akin parang Jason ako yung Diyos na nakakaunawa sa'yo ganyan sa'yo sa atin sa lahat ng Diyos hindi nila naunawa yung nararamdaman mo sumasumsama sa ano sa bato hindi man wala nang pakiramdam yung bato amen. Si Jesus Christ, siya lang yung Diyos na nakakaramdam ng nararamdaman mo. Bakit? Naging tao? Pag sinabi naging tao, nagubuto. Pag sinabi tao, napakawisan. Pag sinabi tao, nahihirapan din. Pag sinabi tao, nauhaw. Di ba sabi niya, nauhaw ako? Sabi niya. Pag sinabi tao, masakit talaga yung, masakit yun emotionally, physically, psychologically, nandun yung sakit sa kanya, yung pain niya. At sobrang sakit ng naramdaman ni Jesus Christ, sumigaw siya na sinabi niya, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diba? Word niya yun, di mo siya maunawa niya. Pero tinranslate, napakausin ang mga translator mga panahon na yun. Sabi niya, na ibig sabihin, Ama, Ama, bakit mo ko pinapayahan? Hindi ibig sabihin na pinapayahan naman na, sobrang sakit niya na, napasabi niya yung ganung word. Sa ako, naramdaman niya, nandun yung pain. For us na para tayong tao, amen? Kung ano yung mga ating nararamdaman ngayon, paghihirap, kalungkutan, sabi ni Lord, ramdam kita anak. Pwede nga sabi niya sa ngayon ngayon, kaya tinakasapan niya, ramdam kita. Dahil ako yung Diyos na naging tao magaya mo. Kaya nga sabi ni Pastor Bishop Raby, ang humusga ang magja-judge sa throne, si Jesus Christ na maupo doon kasi pwede tayo magmalaki sa Diyos na sabihin, Lord, magdaya eh. Tao lang ako, nakasala ako eh. Pag si Jesus na ito mo doon, ay yari na. Sabi ni Lord, maging tao ako. Oh. Sumunod ka ba? Nahinapan ako. Oh. Wala tayo ganyan sumbat. Hindi natin sabihin, lugi kami sa iyo eh. Hindi natin pwede sabihin yun, maging tao ako. Nahinapan ako natin ako. Pero nalating lang sumunod, maging masumunod sa Ama. Dapat ikaw rin. Pinapakita sa atin ng mensahe na ngayon ng Panginoon sa kanyang kamantasan, kanyang muli pagkabuhay. Na bagong pag-asa sa atin. Amen? Amen. Kung sinabi pag-asa, amen? Dito yung pangako sa atin ng mga presidente. Na pag silang naluklok sa Pilipinas sa presidente, mababagong buhay natin. No! Kailangan iluklok natin. Kailangan si Jesus Christ nandito sa puso natin. Ngayon, mababago ang buhay natin. Amen? Amen. Alis na si Jesus Christ sa puso natin. Sumasampalataya. Sumasampalataya tayo sa Kanya. Amen. Saka lang mabubuhay, mababago ang ating buhay. Amen. Kaya sa akong ito, kung hindi ka pa sumasampalataya, gusto mo mabago ang buhay mo, gusto mo ma-disable yung mga karumihan sa buhay mo, yung mga kasalanan mo, at enable yung sinasabi ng Panginoon, yung mga promises sa buhay mo. Isa lang ang dapat mong gawin. Believe in the Lord Jesus that He rose from the dead, sabi yung Romans 10 verse 9, believe in the Lord Jesus Christ that He rose from the dead, and you will be saved. Naalala mo yan. Lagi natin ginagamit na pag ipapatanggap tayo.
Alam niyo po bang hirap ng isang Kristiyano? Napipigilan ang ministry, napipigilan na hindi na magsimpa. Kahit nililimot nila yung sinabi ng Panginoon na ako ay babalik. Ayan! Ayan ang dahilan niya. Sa kaya pagkabuhay muli, sinabi ng angel, sinalala ka natin bago siya umakyat sa langit, sabi ng angel, kung bakit ang Panginoon sa langit, sabi ng angel sa Acts, kung paano siya nakikita umaangat, ganoon din siya pabalik. So yung promise ng pagbalik ng Panginoon, yan ang nalilimot ang tao bakit hindi na sila nangitiwala sa Panginoon. At hindi na sila sisimba. Nalimot nila si Jesus Christ ay muling babalik. At tayo'y kukunin at isasama tayo sa kanyang kaharian, sa kanyang paraiso. Amen? Gaya na ipinangako niya doon sa magnanakaw, na nakatabi niya doon sa cross, di ba? Tatlong magnanakaw yan. At tatlong dalawang magnanakaw. Parang kita ko ah. Pasok magnanakaw na si Jesus. Hindi, parang gano'n na rin, turing kay Jesus. Ninakaw niya yung ano, tarot. Tatlong magnanakaw, sama natin si Barabas. Pero napakasimple. Alam niyo ba isang reflection ko doon, no? Isa sa mga refleksyon ko doon sa message ng cross na yun, ng tatlong cross, yung dalawang pinanganakaw. Yung dalawang palang uri ng pagtawag. Di ba sabi ng Bible, whoever calls the name of the Lord shall be saved. May dalawang uri ng pagtawag, isang magpapakumbaba, isa naman, walang pagtitiwala at may duda pa. Wow, iligtas mo kami, di ba? Pinsa kaya ka. Yeah, para minsan may mga ganang tao eh. Lord, manalo lang si ganito. Maniniwala na ako sa'yo. Sasampala tayo na. Lord, kapag yung prayer ko, tinupad mo. Sasampalatay na talaga ako sa iyo. Hindi ganun ang nais ng Panginoon. Gayahin natin yung pangalawa. Sabi niya, na inaantin niya, dahil sumasampalataya siya na si Jesus Christ ay Diyos. Diba? Sabi niya, Lord, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Yan ang ginawa ng maginawa. Amen? Tayo po, bilang isang mga mananampalataya ng Diyos po, alalahanin natin ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Yung kanyang death and resurrection brings hope to us. To believe, never give up, amen? Patuloy na magpagamit sa Panginoon, lalo po tayo, about this one, alam ko lang sa atin about this one, naramdaman ninyo yung Holy Spirit nag-ano na sa inyo, lalo mas na-activate, amen? Ito yung time na huwag mong sasayangin yan. Huwag mong sasayangin po yan. Hindi biro yung binigay sa yung ng Panginoon ng bautismo. The Son, the Holy Spirit. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kompleto ka na.